Ano ba rita? Parte na dokumentado natin ang big comeback ni Senator Pancho Lacson. Big na rin siya ngayon, no? Dahil sa sakit-sakitan ng mag-asawang ligot, nakulong tuloy sila sa Senado. Napakainit ng balita nitong weekend dahil kumalat ngayon chismis na umuwi na raw si Senador Pancho Lacson after 13 months na pagtatago. Open Sesame! Pero bago nga yun, nabasura kasi yung kaso na the Serpavito double murder case doon sa Court of Appeals. Binasura nila. In effect, nawala na yung warrant of arrest ni Senator Ping Lacson. Simula pa lang yan ang iyong swerte, Senator. Marami pa ang darating. March 22, yung NBI in-announce na wala na sa red notice si Senator Lacson. Finally, March 26. Tamang-tama ang dating. Matapos ng matagal niyang pagtatago, nagpa-presscon siya sa Senado nitong Lunes. Ba't ba magpapa-presscon yun? Sa gate pa lang ng Senado, meron na kagad tarpaulin na nagwe-welcome kay Senator Lacson at kinokongratulate siya dahil nga dun sa pag nakakuha siya ng hustisya dun sa the Serpavito murder case. Huwag pansinin ang mga humaharang sa iyong swerte. Ingat lang sila. Pagkapasok ng kotse, nakaabang na ang lahat ng mga cameraman doon, lahat ng mga photographers, crowd, a whole crowd following him hanggang sa elevator. Ganito kagulo dito sa Senado kapag siyempre kakarating pa lang ni Senator Lacson, kaya lahat ng media talagang dinudumog siya. Una-una sa lahat, I'd like to thank the members of the media for allowing me a quiet weekend with my family. It's the only thing left in life that I look forward to. It was the best day of my life with the family. May paglaro ako sa mga apo ko. May nagbago ba kay Senator Pancho Lacson? Yung outlook, buhay, yung attitude nung pati sa mga tao, sa mga detractors, sa mga kaibigan, mas lumawak siguro. Sabay ng iyong swerte, liliwanag rin ang iyong kaisipan. Makikilala mo kung sino ang iyong totoong friends. At kunento din niya kung ano yung naging buhay niya dun sa 13 months niya na pagtatago. For 13 months, I lived the life of a prisoner outside a prison cell. Since childhood, I have struggled in life. But the life struggle that I had for the past year was the most challenging. Mabait ang batang ito. Kaleng, mabait ang batang ito. Ako nagluluto na sir yung pagkain. Kung pagod ka sa paglilinis ng bahay, pagod ka sa paghugas ng plato, maaga ako nakakatulog. Sinunod mong advice ko? Mahataw ka naman. Hindi niya sinabi kung kanino or kung saan talaga. Pagpaumanin na lang ninyo dahil gusto ko naman ding pangalagaan yung seguridad at yung kasi I owe it to them. Hindi daw siya senador doon. Basta yun lang yung sinabi niya, nahihiya din siya kasi nakikita na nga lang daw siya. Pero hindi naman pwedeng para senior yung kapa doon. Hindi naman ako senador doon eh. Nakikita lang. Inamin naman ni Senator Lacson na mali yung ginawa niya. Pero you know, when I decided not to surface and face it the way they wanted me to face it, meaning suffer in jail for a crime that I did not commit. Kasi, di ba, mambabatas ka, pero ikaw mismo yung lumalabag sa batas. Imposible naman na within 13 months, eh wala nakakilala sa kanya dun sa mundo na inikutan niya kung saan man siya nagtago. Well, pagka meron nakakita, tumitingin, siyempre yuyuko pa na lang. Bahala na kung nakilala ka. Meron nakakilala sa akin at meron nga nang gusto pa magpa-picture. Sabi ko, basta yung instinctive compass, gamitin mo, yung hands mo, yung instincts mo, kailangan talaga garisyan. Ayan ang isa pang swerte mo, Senator! Gagana ang iyong instinct. Maisasalin ko sa iyo ang aking kapangyarihan. Balang araw, mahulaan mo rin ang mangyayari sa iyong future. Yes. Hindi naman lagi, pero once in a while. Kaya alam ko yung mga pinagsusulat nyo rin. Pero in fairness nga dito kay Senator Ping, no? Talagang sa 13 months, ang galing na talaga magtago. Wala naman ganun. Kasi maingat nga ako. Kilala natin si Rosebud siya yung... Ano kung ilito si Rosebud sigurado? I don't want to comment on any comment on any statement made at the woman. Galit ka ba sa akin? Your reaction lang sa sinabing duwang daw sa'yo. Hindi ako duwang. Matapang ako. Aba, hindi ka ba natatakot sa newfound power ni Senator, ha?
bukod sa mga lessons nga tungkol sa friends, na may natutunan din si Senator Lacson. Marunong na akong gumawa ng pandesal. Marunong akong gumawa ng empanada. Marunong akong magluto ng apritada, adobo, menudo, sinigang, marami. Saan siya natuto magluto? Sa Google. Akalain mong pareho pala tayo, Senator. Powered by Google din itong bolang kristal ko eh. Apir tayo dyan. At dagdag ko lang, no, merong attitude tong si Senator Ping na seryoso pa din siya kahit nagpapatawa na siya. Konting smile naman dyan. Sayo naman ang gandang lalaki mo. Ano na? Hindi ako naarawan eh. Magbihis ka, pupunta tayo ng park para maarawan naman yung katawan mo. Andre, ano yung lowest point niya? Yung point na talagang anlungkot niya talaga? Noon, nung nabalitaan ko na pati yung staff ko tatanggalan ng sweldo. May mensahe din siya para sa Dacier family. Well, open their eyes, ano? Imulat na lang nila, huwag silang maging fixated masyado. Whatever their reasons are, whatever their motivation is, dapat buksan nila yung puso nila. Kung hustisya ang hanap nila, dapat maghanap din sila ng hustisya sa ibang tao, hindi lang sa sarili nila. Pagtibayin mo lang ang loob mo, Senator, dahil ayon sa bulang kristal ko, lagi kang magiging beda sa dokumentado. Ay, kahit ilang kalabaw pa ay pahila mo sa mga ligot, tikong pa rin ang bibig ng mga ito, ayaw talaga magsalita. Hindi ba, napi ko na nga si Senator Jinggo Estrada. And if you keep on invoking your right against discrimination sa mga tanong na hindi naman kasama sa kaso ninyo, sasagutin ko po ng invoke po. Sasabihin niyo po, ipako-contente po ako, kaya po yung tanong. Kasi kaya ko nga sinasabi yun, dahil hindi naman, yung mga tanong ko naman, napakasimple, napakababaw ng tanong ko na it will not tend to incriminate you. Katulad lang, sino nag-book ng ticket ninyo? Small Joseph, i-invoke mo na yung right mo din, self-incrimination, pambira naman. Para po naman kami ginagawang tanga rito eh. Naku, tama na yan, baka iyak pa ako dito ha. At nagkaroon nga ng hearing kahapon tungkol nga doon ulit sa AFP corruption dahil nga ito na nga yung isa pang chance ni General Ligot na sagutin yung mga hindi naman incriminating na tanong ng mga senador dahil na-determine na nila kung alin ba doon sa mga tinanong nila dati yung talagang pwedeng ma-invoke yung right against self-incrimination nila. Isang oras na delay yung hearing na yon. It was really meant for the Ligots dahil itatanong nga nila ulit dahil naghanda nga sila nung questions na dapat sagutin pero hindi naman sumipot yung mag-asawa. May sakit. Dahil daw may sakit. Mm-hmm. Pero pinapuntahan ni Senate President Juan Ponce Enrile sa Senate doctor at pagdating doon, pagbalik, rin-report sa kanya na wala naman palang sakit. Now that's a bigger problem. Therefore, I'm asking the doctors of the Senate to go prostate to examine the Ligots. If they're not, I regret that we will exercise the power of the Senate to see to it that no one can make a fool of this Senate. Yun na nga yung nag-ujok sa Senado na ituloy yung pag-cite for contempt. This is clearly a contempt of Senate Blue Ribbon Committee and the Senate. And in accordance with the rules, being chairman, I will recommend that they be cited in contempt and their detention order be issued. Kinahapunan, nakakuha na sila ng signatures. Out of the 17 members ng Blue Ribbon Committee, nakakuha sila ng 9 votes, which is enough para ma-aresto si General Ligot. At yun nga, medyo linigaw ang media ng Senate Sergeant at Arms dahil may nag-convoy pa. Eh, pagpunta naman dun sa bahay ng mga Ligot. Pagbilang kong 10, nakatago na kayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10! Yun yung pala, nakuha na ng Senate Sergeant at Arms dun na sa Senado. Nakuha na sa Senado na... Lagot ka, huling-huli ka, nagtatago ka pala. Pero na-excuse naman itong asawa niya na si Erlinda Ligot dahil kinonsider nila yung hypertension niya, yung pagiging sakitin. Kasi nga gusto nila makasigurado muna na
wala siyang sakit bago nila i-detain doon. So as we speak, nakakulong pa rin si General Lee. Natutulog pa rin siya doon sa maliit na kwarto doon sa Senado. Merong aircon, one bathroom, may lababo, toilet. Libre, so, libre tsibog. Yeah, oh, ganun din. Pagkain. Basta yun. Pwede. So hanggang ngayon, hindi pa rin siya nasisikatan ng araw. Pwede naman daw siya lumabas, pero magpapaalam muna siya sa Sergeant at Arms. Unang gabi nga ni General Ligot dun sa kanyang detention cell, hindi daw siya makatulog dahil siguro namamahay siya. Naku, General Ligot! Nalagot na! Makikipaglukso ba ka katuloy ngayon sa Senado?